What's up mga ka-historians? In this video, pag-uusapan natin ang lima sa maaaring makalaban ni Pac-Man pagkatapos niyang talunin si Keith Thurman. Yo, ito ang pang-apat na episode sa ating series na Top 5 Manny Pacquiao ang pinaka-the best moments. Siya nga pala hindi ko sinama si Floyd Mayweather at Juan Manuel Marquez dahil sa mga panahon na ito ay di pa sila nagde-declare kung babalik pa talaga sila sa boxing. Okay, simulan natin mga idol sa number 5, Conor McGregor. Sa top 5 nag-aalangan ako kung ilalagay ko nga ba si Alexander Best Putin na WBA regular welterweight champion na may 14 career fights pa lang. Kung mapapansin nyo sa nakaraan nating video may nakalaban na ganito si Pac-Man at siya ay natalo. Kaya nilagay ko na lang si Conor McGregor na mas popular sa combat sports at muling nangangarap na maging boxing world champion. Noong 2018 nga may nababalitang nagkakaroon ng negosasyon mula sa kampo ni Pacquiao at McGregor. Ito ay pagkatapos ng laban ng Mayweather at McGregor kung saan nabigo ang notorious sa mixed martial arts. Alam naman natin na ang buong mundo ay nasa crisis ngayon. Kung matutuloy nga lang ang Pacquiao-McGregor fight ay isa ito sa maging biggest boxing pay-per-views na magsasalba sa boxing economy sa mga panahon ngayon. Itong top 4 boxers na maaaring makalaban ni Pac-Man laging dinidikit ang kanilang pangalan sa boxing legend. Dahil alam nila pag nakalaban nila itong si Pacquiao, ito ang magiging biggest payday nila sa buong boxing career nila. Isa rin itong magiging bragging rights at maaaring magpataas ng kanilang value para sa mga promoter once na matalo nila si Manny Pacquiao. Okay, sa pang-apat na pwesto ay si Danny Garcia. Siya ay isang American professional boxer na former 2-division world champion sa light welterweight and welterweight division. Pinagharian niya noon ang light welterweight division kung saan niya tinalo ang mga sikat na boxers kagaya ni Eric Morales, Sab Judah, Amir Khan at Lucas Matisse. Hawak niya noon ang mga belt na WBA Super, The Ring and Linya light welterweight titles. Masasabing undisputed champion siya at may undefeated record noong 2013. Kaso nung umakit siya sa welterweight division ay di naging madali para sa kanya na pagharian ang division na ito dahil ito ay loaded ng mga boxing superstars sa panahon na ito. Nilagay ko siya sa pang-apat na pwesto dahil sa mga pagkatalo nito kay Keith Thurman at Sean Porter. At ngayon nga wala siyang hawak na belt para makumbinsi na karapat dapat siya sa next fight ni Pac-Man. Pangatlo sa ating pwesto ay si Mikey Garcia, isang American professional boxer na former 4-division world champion sa featherweight, super featherweight, lightweight at light welterweight divisions. Kung natalo lang ni Mikey Garcia si Errol Spence, ay 5-division world champion na sana siya sa edad pa lang na 31 years old at maaaring isa na sa pinakamalaking pangalan sa boxing. Siya ay may record na 40 wins, 1 loss na nakalaban din ng ating pambato na si Bernabe Concepcion. Tinalo niya sina Jesse Vargas, Adrian Broner at Orlando Salido. Nilagay ko siya sa pangatlong pwesto dahil siya ngayon ay walang world championship belt at kailangan pang tumalo ng iba pang boxing superstars para mapatunayan na siya ay maging top contender para kay Manny Pacquiao. Ang top 2 sa ating listahan ay mga undefeated world champions sa welterweight divisions. Sa number 2 ay si Terence Bud Crawford na isang American professional boxer. Siya ay 3-division world champion sa lightweight, light welterweight at welterweight divisions. Siya rin pala ay naging 2-division lineal champion at maaaring makakuha ulit ng lineal title kung sakaling matalo niya si Pac-Man o kaya naman si Errol Spence. Siya ay may undefeated record na 36 wins na may 27 knockouts at tinalo niya rin si Amir Khan at Jeff Horn. Kaya ako siya nilagay sa number 2, una wala masyado siyang nakalaban na boxing superstar para masabing kaya niya na pumantay kay Pac-Man. At pangalawa isa pa lang ang belt na hawak niya sa welterweight division. Di katulad sa ating number 1 contender para kay Manny Pacquiao na nangunguna na nga sa ating listahan na si Errol Spence Jr. Kung di lang na-aksidente at na-ICU tong si Spence, walang duda na nakasana-sana ang mega fight nila ni Manny Pacquiao. Siya ay isang American professional boxer
na Unified Welterweight Champion ng IBF at WBC titles. Siya ay may undefeated record na 26 wins with 21 knockouts na tumalo kina Sean Porter, Mikey Garcia, Kell Brook at Chris Algieri. Siya ay former gold medalist sa amateur boxing career niya. Kaya siya ay na-discover agad ng mga promoter at siya ay nabigyan agad ng break sa mga world championship fights. Siya ay may 80% knockout to win ratio na magiging exciting nga para sa mga boxing fans kung siya ang papalaring makalaban ni Pacman. Maaaring ang laban na Pacquiao vs Spence ay magbunga rin ng lineal title para sa welterweight division. Na matagal na rin na bakante ni Pacquiao simula noong 2016 pagkatapos ng kanyang pagkapanalo kay Timothy Bradley. Sa inyong palagay, sino nga ba ang dapat makalaban ni Pacman para sa susunod niyang laban? I-comment nyo sa ibaba at doon natin pag-usapan mga idol. Yung thank you for watching kay Historians. Abangan ang susunod na episode sa series na Top 5 Manny Pacquiao, ang pinaka the best moments. Paki-follow kami sa aming Facebook at Instagram accounts. Huwag kalimutang mag-subscribe para updated ka sa bago nating content. See you on the next episode.